Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yon, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Mm-hmm. Oh. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpuproof niya. Dating kasama ni Pepsi Paloma, may isinawala tungkol sa TVJ. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Muling naintriga ang marami sa isinuwalat ng dating kasamahan ni Pepsi Paloma na si Coca Nicolas. Isa siya sa mga soft drink sexy star na lumutang para sa isang interview. Ngunit dito sinabi ni Coca ang tunay na kulay ng TVG. Naaalala niyo pa ba ang isyu na kumalat noon tungkol sa pagkawala ng sexy star na si Pepsi Paloma? Matatanda ang nasangkot si Joey De Leon at Vic Soto sa isang malaking isyu noong 1982. Inaakusahan sila sa kasong ng isang aktres na si Pepsi Paloma kasama nila sa isyu ang namayapa ng si Richie De Jorge. Ang isa sa kanta ni Elle Bandia na Espolyarium ay naging usap-usapan sa loob ng mahabang panahon. Dahil madalas itong inuugnay sa kaso ng dating sexy actress ng soft drinks na si Pepsi Paloma noong 1980s. Gayunpaman ang isyu na ito ay pinabulaan na ng frontman na si Ellie na nilinaw na walang ganong koneksyon gaya ng pinaniniwalaan ng mga tao. Ngunit dahil sa isinawalat ng dating kasamahan ni Pepsi tungkol sa TVG, dito ay nalinawan ng mga netizens sa kung ano nga ba ang tunay na kwento sa pagpanaw ng aktres at kung bakit nasangkot dito ang naturang grupo. Ito ay isang sensitibong usapin ang naging interview ni Julius Babaw kay Coca Nicolas dahil tungkol ito sa yumaong si Pepsi Paloma at kina Tito, Vic at Joey. Alam naman ng lahat na mainit ngayon ang tungkol sa agawa ng trademark ng Eat Bulaga at ang tungkol kay Pepsi ang laging ibinabatong issue sa TVG. Naitanong nga ni Julius kay Coca kung ano ang kanyang alam tungkol sa issue ng TVG kay Paloma. Ayon sa kanya, si Pepsi raw mismo ang nagsabi kay Coca sa tunay na nangyari noong mga panahong iyon. Lagi rin daw ang sinasabi ni Pepsi sa kanya na gusto na nitong mamahinga. Madalas din umano nito sabihin na pagod na siya. Samantala matatandaan na noong September 1982, inurong ni Pepsi ang demanda laban kina Vic, Joey at Richie. Ikinagulat ito ng mga sumubaybay sa kaso pero pinaninindigan ito ni Pepsi. Sa pagharap ng sexy star sa mga reporters, sinabi nitong may mga taong gusto lamang pagkakitaan ang mga sikat na TV host sa gawa-gawang istorya. Walang pagkakasala ang mga nakadimanda at ako'y pinilit lamang ng mga taong may pagnanais na kumita sa pamamagitan ng maling publisidad. Yan ang mga salitang binitawan ni Pepsi bago nito winakasan ang kanyang sariling buhay. Samantala, narito naman ang kabuhoang revelasyon ng dating kasamahan ni Pepsi na si Coca Nicolas. Pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yon, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Mm-hmm. Oh. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Ah, kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung ano po, siyempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta ano, para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung dalawang taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, ano, nung ano na, nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya eh, kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, ha? Hindi ah, alam mo naman si Tito Ray, sabi, yung manager po namin si Ray De La Cruz. Parang di ka naman na ano dyan kay Tito. Sabi niya eh, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo, sabi niya. Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpuproof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta na. Ano lang, natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Oh, malaking balita yun eh. Di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun?
Ay, wala naman po. Hindi wala. Siya nagkaroon. Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi opo. Nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po. Basta yun lang pagtanong ko sa kanya. Sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihingin pera? Noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na ano, sir. Hindi. Hindi niya nabanggit. Wala siya nabanggit. Oo. Kailan kayo huli nakausap ni Pepsi? Kailan ba siya namatay? 85. Ilang taon siya na namatay siya? Bata pa, no? Bata pa po. 20 plus lang. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, yun nga, parang gusto na niyang mamahinga. Sabi ko, bakit naman? Ano, pagod na ako. Kasi nung minsan, umuwi kami sa Olonga po, sa bahay niya, sa nanay niya. Bumili pa kami ng lechon sa may, ano, saan ba yun, La Loma? Para lang ibigay sa nanay niya. Pagdating namin doon sa Olonga po, pinahiram kami Tito Ray ng kotse niya, yung service namin. Pagdating namin doon sa nanay niya sa Olonga po, hindi kami pinapasok. Galit yung nanay? Galit. Tapos yung ginawa namin, umalis na lang kami. Ano nangyari sa pagkain? Ayun, dala-dala namin uli. Pero, nung pag-alis namin doon sa bahay ni Pepsi, sa nanay niya, meron pala siyang inuupahan na maliit na kwarto doon sa Olonga po din. Pag umuwi pala siya, hindi siya talagang umuwi sa nanay niya, meron siyang inuupahan na bahay na maliit doon. Yun, nagkain na lang kami doon ng driver sa kani Pepsi. Nakwento ba ni Pepsi kung bakit galit sa kanya nanay niya? Hindi ko po ano. Yun ang wala hindi naman. Hindi niya na binanggit. Pero malungkot siya siyempre. No? Oh, pero nakita ko parang ako rin, ganun. Parang wala lang. Parang may ano, no, may kahalintulad yung opo, buhay mo sa buhay niya. No? Opo. Pero sa kanya talagang... Ay, opo. Pero nanay ko naman, mabait. Kusa mabait ang nanay ko. Anong klaseng tao si Pepsi? Mabait ba siya? Mabait. Mabait siyang kaibigan din. Talaga? Mabait na ate. Oo. Nakita ko rin siya sa mga kapatid niya. Mabait siya. Oo. Friendly. Kapagbigay. Yun na yung huli niyo yung pagsasama? Nagkausap pa kami nung kakalipat, yung naghiwalay kami. Tapos pinapunta niya ako doon sa nakuha niyang bahay. Yung kung saan siya namatay. Yun, yun ang huling ano namin. Sabi niya, Coke, dito ka na lang. Sama tayo uli. Sabi niya, kasama niya yung boyfriend. May boyfriend siya. So sabi ko, hindi pwede kasi pinauwi na ako ng nanay ko sa Pampanga. Alam mo yun. Sabi ko. Saka kaya rin ako nagpunta dito. Sabi ko, bibigyan kita ng show kasi kakatapos ko lang, ikaw naman. Ganun po kami kasi eh. Camila Sarsi, ni Myra. Sa mga club to. Nagpapasahan kami kung sino yung meron. Si Pepsi wala na rin masyadong karir nung time na yun sa showbiz. Opo, yung time na yun. Kaya yung parang naano rin siya. Na-depress siya. Then, laging wala pa sa tabi niya yung nanay niya. Oh. Eh ako kahit ganun, nanay ko, pag ano, meron akong uuwian, tinatanggap ako. Pero si Pepsi talaga naano ko yun. Parang wala lang nanay niya sa kanya. So yun ang huli na pag-uusap? Yun ang huli namin pag-uusap. Nakapag-show ba siya? Aha. Nakapag-show naman. Tatlong araw dapat yun, nakapag-show pa yata siya ng dalawang beses. May isang araw pa siya dapat. Paano mo nalaman na wala na siya? Si Tito Ray po, tumawag sa akin. Yun dyan sa may, okay lang banggitin po yung hospital, yeah. UDMC. Doon ko na po nakita si Pepsi na. Basta, niyakap ko siya, ginanong ko yung dila niya. Sabi ko, ano ba? Parang mababaliw ako. Grabe. Hindi ko, ay, naku po, Diyos po.